Hello po mga ka-DIY. Welcome po sa aking munting YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang po sa aking munting channel, pasubscribe naman po. At i-click nyo na rin po yung bell button para maging updated kayo sa mga bagong video ko na i-upload. Yung content ng ating video ngayon mga ka-DIY ay ituturo ko po sa inyo kung paano i-set yung ganitong timer. Delay module timer. Ito po yung ginagamit para makagawa ng automatic egg turner na di sasakit yung ulo mo sa pagwa-wiring. Dahil ito mga ka-DIY ay kahit hindi nyo na po lagyan ng limit switch. Kasi po ito ay mayroong seconds. Pwede nyo pong iset ng 10 seconds on, 2 hours off. Yung 2 hours off po ay equivalent ng 7,200 seconds. Yan po ay may 4 na digit. Tapos ito mga ka-DIY, para mag power on po, susuplayan po natin ito ng 12 volts. Kapag isasaksak po natin sa 220 volts, kailangan po natin ng 12 volts adapter. Tapos dito po may tatlo po siyang slot. Yung gitna common. Tapos yung sa magkabilang gilid niya po ay normally open at normally close. Kapag ang wiring po ng ating egg turner ay di po natin lalagyan ng limit switch, dalawa lang po yung ating gagamitin dito. Yung common at yung normally open or normally close. Mamimili lang po kayo kung alin sa dalawa, yung normally close or normally open. Ang tutorial natin ngayon mga ka-DIY ay ituturo ko lang po sa inyo kung paano iset yung ganto, kasi may nag-request po sa akin kasi nakukuha po nila yung tamang wiring. Ang kaso yung pag-set po hindi nila makuha-kuha. May tatlong pindutan po yan mga ka-DIY. May K1, K2, K3. So ayun, may sample na po tayo dito mga ka-DIY. Ito po ay na-wiring na po yan. Plug na po natin mga ka-DIY. Yung ating timer po naka-wear on na po. Tapos yung ating motor ay nakasaksak na rin po yan. Sa pag-set nito mga ka-DIY, meron po tayong tatlong pindutan. May K1, K2, K3. Yung K1 po, ang gamit po nito ay para makapasok po tayo sa mode ng timer. Dahil ito po ay merong tatlong mode. P1, P2, P3. Sa P3 mode po tayo mga ka-DIY. Para makapasok po tayo sa P3 mode, long press lang po natin yung K1. May lumabas po na P-3. Pindutin pa po natin ng isang beses pa yung K1. Lumabas po yung P-1. Tapos click at isang beses P-2. Pindutin natin isang beses pa ulit P-3. Diyan po tayo papasok. Yan, stay lang po natin dyan, P3. Pag nasa P3 na po tayo, pindutin po natin yung K2. Ayun. Nag-countdown po. Pero saglit lang dahil ang nakaset po ay 1 second. Pindutin lang po natin ulit yung K2. Pag nagbiblink na po ng ganyan, yung first digit, ibig sabihin po niyan, pwede na po natin baguhin yung nakaset na oras. Yung on natin, pwede na po natin baguhin. Yung ating off, pwede na po natin baguhin. At yung loop. Ang gamit ng K2 mga ka-DIY ay para makalipat-lipat tayo ng digit. At tulad po niyan, nag-blink yung unang digit. Tapos gusto nating lumipat sa pangalawang digit, pindutin po natin yung K2. Ayan. Ayan po, ang gamit po ng K2 ay paglilipat ka ng pangalawang digit, pangatlo, pangapat. Tapos yung K3 naman po, ang gamit po nito ay kapag gusto po nating baguhin yung number ng bawat digit. Pindutin po natin yung K3.
Yun, nag-count po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yun, bumalik ulit sa 0. Pag nakapasok na po tayo sa mode na P3 mga ka-DIY, ang ating pong babaguhin dyan ay yung unang apat na 0. Unang apat na 0, gagawin natin 24 seconds. 24 seconds po na on yung kailangan ng motor natin para makapunta sa kabilang side. Tapos yung pangalawang apat na 0, isiset po natin ng 40 seconds. Pero sa totoong buhay po, ay 2 hours po dapat. Ang 2 hours po ay equivalent po ng 7,200 seconds. Tapos yung pangatlong apat na 0, steady lang po na apat na 0. Yun po yung loop. Kumbaga, paulit-ulit lang po siya 24/7 na 2 hours off, 24 seconds on. So, dito po sa ating timer, nagbiblink po yung unang digit. Pag may ilaw po na pula, ang binabago po natin dyan ay yung on ng ating timer. So, sa ating tutorial ngayon, ay isiset po natin na 24 seconds on, 40 seconds off. Pero sa totoong buhay po, isiset nyo po ng 2 hours off. Yun po ay 7,200 seconds. So, isiset na po natin mga ka-DIY. Ayan po, pula po yung ilaw ng ating timer. Tapos, nag-blink po yung first digit. Dahil 24 seconds lang po yung ating gustong oras, lilipat po tayo sa second digit. Pindutin po natin yung K2. Yun, nag-blink po yung second digit. Lipat tayo sa pangatlong digit. Pindutin po natin yung K2. Yan, K2. Nag-blink po yung pangatlong digit. Gagawin po natin yung 2. Kasi ang gusto po nating nakaset dyan ay 24 seconds. Pindutin po natin yung K3. Yan, K3 po. 1, 2. So, naset na po natin yung third digit natin. Nabago na po natin ng 2. Lipat po tayo sa pang-apat na digit. Pindutin po natin yung K2. Ito po, K2. Ayan po, nag-blink na po yung pang-apat na digit natin. Ayan. Baguhin po natin yan. Gawin po natin 4. Yun. Pindutin lang po natin yung K3. Two. Three. Four. Ayun, nabago po natin. So, yung una po ating sinet ngayon ay yung on ng ating timer. Yan. May ilaw po na pula. Yan, may ilaw po na pula. Ito po yung on ng ating timer. Tapos, ang next po natin na isiset ay yung off ng ating timer. Para makalipat po tayo sa off ng ating timer, pindutin lang po natin yung K2. Yan, mumove tayo sa off ng ating timer, pindutin po natin yung K2. Ayun, nag-blink po yung first digit. Yan, nag-blink yung first digit. Lipat po tayo sa pangalawang digit. Pindutin natin yung K2. Yun. Nag-blink po yung pangalawang digit. Lipat tayo sa pangatlong digit. Ayan, nag-blink po yung pangatlong digit. So, babaguhin po natin yan. Gawin po natin 4. Kasi ang gusto po nating set ngayon ay 40 seconds off. Yan. Baguhin po natin yung pangatlong digit gamit ang K3. Ito po, K3. 1, 2, 3, 4. So, okay na po yung ating pangatlong digit. Lipat po tayo sa pang-apat na digit. Pindutin po natin yung K2. Ayun, nag-blink po yung pang-apat na digit. Ayan, baguhin po natin yan gamit ang K3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 0. So ayun mga ka-DIY, naset na po natin ng 40 yung ating off. So tapos na po tayo sa off, naset na po natin yung on at off. Ilipat po tayo sa loop. Para makalipat po sa loop, pindutin lang po natin yung K2. Ayan. Nag-blink po yung first digit. So sa ating loop mga ka-DIY, yung last digit lang po yung ating babaguhin. Ayan, no? Kasi yung last digit natin ay 1 po yung nakalagay. So lilipat po tayo ng pangalawang digit gamit ang K2. Nag-blink po yung pangalawang digit. Lipat tayo sa pangatlong digit. Nag-blink po yung pangatlong digit. Ayan, 0, 0 na po yan. Lipat tayo sa pang-apat na digit. Pindutin po natin yung K2. Ayan, K2. Nag-blink na po yung pang-apat na digit. Baguhin po natin yan gamit ang K3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So ayun, nabago na po natin yung loop ng ating timer. Kumbaga 24 seconds on, 40 seconds off. Paulit-ulit lang po yun, 24-7. Para maset natin mga ka-DIY, i-click lang po natin yung K2. Yun. Pag nag-countdown na po mga ka-DIY, ibig sabihin po yan, naset na po natin yung ating timer. Kagana na po yan. Sa aking setup po ngayon, sa aking wiring, meron po akong automatic at manual. Pwede akong mamili kung saan ko padadaanin yung kuryente. Kung sa automatic or sa manual. Pag sa automatic, sa timer, dadaan yung isang linya ng ating motor. So, i-on ko na po yung ating automatic. Yan. Automatic A, A manual. Naka-off po yung ating motor. Yan. Yon. Umandar po yung ating motor. Nag-countdown po siya mula 24 seconds. Yon, 40 seconds nag-countdown po. Off naman po yon. Hindi na po gumalaw yung ating motor. Yon, sumindi po yung ating motor. Nag-countdown po siya mula 24 seconds. Yon, naka-off naman po yung ating motor. Nagsimula po ng 40 seconds. So ayun po mga ka-DIY, dahil naituro ko na po sa inyo kung paano iset yung ating timer, iset na po natin yung ating timer sa totoong buhay. Yung on, iset po natin ng 24 seconds dahil 24 seconds po ang kailangan ng ating motor para makatravel sa kabilang gilid. Tapos 7,200 seconds off, yun po ay 2 hours. Tapos yung ating loop po ay 4 na 0, 0, 0, 0, 0 lang po. So iset na po natin mga ka-DIY. At bago po tayo magtapos ay ipapakita ko po sa inyo yung wiring diagram ng aking egg turner. Click lang po natin yung K1 para makapasok tayo sa P3 mode. Long press,
So ayan, nasa P3 mode po tayo mga ka-DIY. Pag kinlik pa po natin ng isang beses, P1. Click pa isang beses, P2. Click pa isang beses, P3. Dito po tayo sa P3 mode. Tapos pag nasa P3 mode na po tayo, click po natin yung K2. Yun, nag-countdown po. So wala pa po tayo sa settings nyan. Click natin isang beses yung K2. Yan, pag nag-blink na po ng ganyan yung first digit, pwede na po natin baguhin yung nakaset na oras. So iset na po natin mga ka-DIY. Ito po yung on ng ating timer. Yan, may ilaw po na pula. So yung ating on po ay di na po natin babaguhin. 24 seconds pa rin. Move lang po natin second digit, third digit, gamit ang K2. Fourth digit. Ayan, nasa fourth digit na po tayo. So gagawin natin, lipat tayo sa off ng ating timer. Pindutin natin yung K2. Yun, nasa off na po tayo yung timer, 40 seconds. So set po natin yan ng 7,200. Baguhin po natin yung first digit gamit ang K3. Pindutin po natin yung K3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So okay na po yung ating first digit. Nabago na po natin. Nagawa na po nating 7. Lipat po tayo sa second digit gamit ang K2. Yan, tinindot ko yung K2. Nag-blink po yung second digit. So ang ating second digit po ay baguhin po natin. Gamit po natin 2. Baguhin po natin yan gamit ang K3. 1, 2. So okay na po yung ating second digit. Lipat po tayo sa third digit. Pindutin po natin yung K2. Yun, nag-blink po yung third digit. Baguhin po natin yan gamit ang K3. 5, 6, 7, 8, 9, 0. So okay na po yung ating third digit. Yan, move po tayo sa pang-apat na digit hanggang sa makalipat tayo sa loop. So ang 4th digit po natin, hindi na po natin babaguhin dahil 0 na po yan. Yan, 7,200 seconds. Click lang po natin yung K2 para makamove po tayo doon sa loop ng ating timer. Yun, nag-blink po yung first digit. So yung 4 na 0 na yan, steady lang po yan, 4 na 0. I-click lang po natin ng i-click yung ating K2 hanggang sa mag-countdown na po. Pag nag-countdown na po, ibig sabihin po nun ay naset na po natin yung ating oras. Yan, click lang yung K2 hanggang sa mag-countdown. Yan, nag-blink po yung third digit. Nag-blink po yung fourth digit. So ayun, nag-countdown na po. Yan, yun, umandar po yung ating timer. Nag-start po ng 24 seconds. Yan, tapos puminto po yung ating motor. Nag-start po ng 7,200. Ayan. Basic lang po mga DIY, no. Pag kayo po ay magsisit ng gantong timer, timingan nyo lang po kung ilang segundo yung pag-travel ng inyong egg turner kung roll type. Pagka swing type naman po, timingan nyo lang din po kung ilang segundo siya mag 45 degree. So ayun lang po, at kung may nakuha kang idea ngayon sa aking tutorial, pa-like and share na rin po. So ayan po, at maraming salamat sa panonood.